patuloy ang paghahatak ng mga otoridad sa mga nakabalantrang sasakyan sa mga bangketa sa Metro Manila. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, anong nangyari sa mga sasakyan? Andre, ilang mga pasaway na driver nga ang tinikitan at hinila ang kani-kanilang mga sasakyan sa isinagawang clearing operations ng MMDA kaninang umaga. Ang isa nga sa mga nasitang violator, sinubukan pang suhulan ang isang tauhan ng MMDA. Pasado alas 8 ng umaga nang magsimula ang mga tauhan ng MMDA sa kanilang operasyon at una nilang pinuntahan ang Panay Avenue. Dito nila naabutan ang mga sasakyan na nakaparada sa bangketa. Kaya't di nag-atubili ang mga towing team na hataki ng mga sasakyan na yan. Sa gitna ng operasyon, nakuhanan pa ang tangkang panunuhol ng isang driver sa pinuno ng task force. Sa Mother Ignacia Avenue naman, ilang mga sasakyan din ang tinikitan dahil nakaparada sa gilid ng simbahan. Ang ilan sa kanila, sinubukang makiusap sa MMDA. Pagdating naman sa Barangay Paligsahan, ikinagulat ng mga tauhan ng MMDA nang makitang hinarangan ang isang kurbadang linya sa tapat ng Barangay Hall. Ilang metro lang ang layo niyan ay tinow naman ang sasakyan na pagmamay-ari pala ng isang barangay kagawad. Nauwi ito sa diskusyon ngunit kalaunan ay tinow pa rin ang sasakyan. 2,000 pesos ang multa sa unattended parking at may karagdagan pa yung towing fee. Andre, sa kabuuan, nasa 10 team ang dineploy ng MMDA kanina para mag-tow ng mga mahuhuli nilang sasakyan at as of 9 a.m. nga kanina, nasa 7 sasakyan na ang kanilang na-tow. At paalala din ng MMDA, no, patuloy ang kanilang clearing operations lalo na sa Mabuhay Lane. Kaya't sabi nila sa mga driver na tutuloy pa rin na pagiging pasaway, tuloy-tuloy din ang kanilang paniniket at paninita sa mga ito. At yan ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo, Andre. Maraming salamat, Ian Suyu. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.